Good day sa lahat ng mga nanonood ng video ko dito sa YouTube or sa Facebook. Kumusta po kayo? Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Isa sa mga tanong sa akin tungkol sa TVS King ay kung kaya ba daw nitong umakyat or okay ba daw ito sa akyatan at hindi ba daw ito mahihirapang umakyat. So ang video ko po ngayon, ang gagawin ko ay aakyatin ko po itong isa sa pinakamatarik na street sa subdivision namin. Ayan po siya. Noon. Hanggang dun. Ang itatry po natin na akyatin. Ngayon, marami pong nahihirapan dito umakyat. Tricycle. Minsan kahit L3 nakikita ko nahihirapan umakyat dito. Kasi kung hindi ako nagkakamali, about 15 to 20 degrees yata ang ano nito, ang slope. Pero hindi ko sure ha. Kung, or baka mas maano pa, mas hindi naman ganun katarik. Pero more or less, ganun yung ano niya. So yun pong gagawin natin. Mula po ako, magagaling po ako dun. Diyan sa part na yan. At gagawin ko po ng walang buwelo. So nakapark lang ako doon sa kanto na yon. Tapos aakyat po tayo. Papanik dito sa street na ito. So ayan, panoorin nyo po. So guys, ito na po tayo sa kanto. Papanikin po natin yung part na yon. So walang buwelo po ito. Anong walang buwelo? Liliko lang ako papunta doon sa matarik na lugar na yon. So tingnan natin kung kaya ng TVS King. Ayun po, so kayang-kaya po ng TVS King natin ang matatarik na paahon na wala pang buwelo. Pero yung sa bandang simula pa lang, nakapag second gear pa tayo papanik. Pero to be fair, ako lang mag-isa at wala akong sakay noong ginawa ko yon. So hindi ko alam kung ano magiging dynamics pag medyo may pasaherong isa or dalawa. Siguro minsan gagawin ko rin yun kung may isa or dalawa akong pasahero. Tatry ko uling umakyat dito or sa iba namang lugar, iba namang area na ano, napapanik. Tingnan natin kung ano ang effect. So yun lang po muna. Thank you for watching my video. Hope to see you again sa iba ko pa mga video. And kung natuwa naman kayo sa video ko, please like, share, and subscribe to my channel. God bless you all and stay safe as always.